solutions for problem number one, and we'll immediately go to problem number two. Okay, so these are the solutions for number one, and then this is the problem for number two. The number one, we already have the solution, and I was able to give to you. And then, so also we made a video lecture for number one. Okay, so now, number two na tayo. Ito yung number two. So let me read this for you. 25 by 15 by 25 centimeter. Direct acting duplex pump with 4 centimeter piston rods. Makes 35 double stroke per cylinder per minute. And yun ah. Okay, na lang. And delivers 510 liters per minute of 38 degrees centigrade water against a total head of 140 meters. The steam is supplied at the end at a pressure of 1,034 kilopascal gauge, no, kPa gauge, and exhausts to the atmosphere. The kulang pala. Kulang, no? Sorry. Kompletuhin ko muna. Bakit naputol? Ito lang ba yung problem natin? Yun lang din po yung nasa, ay nasa ano yata sir sa Word complete. Nasa Word? Ay nasa PDF ba yun? Sa PDF yung kompleto? Anyway, sige, hanapin ko muna na yung PDF. Ano ba yun? Midterm? Ito. Yung nung pagkalagay siguro sa ano, pagkalagay sa ayun, hindi na isama. Isulat ko na lang, no? Ay, capture ko na lang, no? Pwede naman. So, i-capture. Yan. Hindi ko na, baka hindi ko na-capture dun sa, ano, sa original. I-ano ka lang na, inano lang natin, mabilis lang naman to. Wala kasi yung direct to na ano, light shot ko eh. So, ito na lang screenshot. No? So, i-save natin. Tapos, i-ano kagit. Copy natin. And then, lagay natin to sa PPT. No? Ito yung original. Wala dyan. So, ito. Ilagay natin. Kasi medyo mahirap yung problem na to. Hindi lang ordinary na problem. Kundi, it has to do with the steam. O, di ba? Gagamit ka pa ng steam. Di ba? Doble-doble na yung problema mo. So, ito ay page 2. Yan. So, sabi dyan, the amount of steam supplied is 1,725 kilogram per hour at 98% quality or 0.98. Di ba? Barometric reading, pag sinabing barometric reading, ano yun? Yung atmospheric na no? Barometer barometric reading of 752 millimeter mercury. Assume that the piston makes full stroke. Find A, the piston displacement of the pump in cubic meter per hour. B, pump slip. C, water power delivered in kilowatts. Hindi siya sa horsepower pero sa kilowatts siya. Then pump thermal efficiency. Pinapag-research kita dito. Hindi kaya nag-research ano. Nag-research ka ba o napagod ka na? Nag-research ako sir kaso yung ano yung problem di, medyo hindi ko mag-get. Mahirap ano yan. Oh, sige, anyway. So unang-una ang gagawin natin ay i-illustrate mo natin no para maintindihan mabuti, no? Listen natin to. Kung ano ang sinasabi ng problem. No. Unang-una, ang sabi diyan ay meron daw
25 by 15 by 25. No, ano yun? Ang tanong ay ano ba yung mga tatlo na yun? Naintindihan mo ba yan? Parang volume yata sa hindi ko. Ha? Volume ba ito sa? Bakit nasabi mong volume? Normally kasi ang pag dinote, lagay ko na dito ha sa presentation mode para makapagsulat ako. Tama ba? Pwede ba magsulat kahit hindi pinipresent? Alam ko pwede. Saan ba yun? Animation, design, view, recording, design, insert. Hindi, no? Wala baka sa Word yun, no? So, kailangan talaga siyang i-full presentation para makapagsulat ako sa PowerPoint. So, ganito yun, Alexis. Normally, pag sinabihan ka na, when the problem tells you yung magkasunod na number, halimbawa, sinabihan ka ng ganito, 15 centimeter by 25. What is the meaning of this? Area yan, sir. 15 by 25. Magiging area nga yan, pero ang sinasabi ko, ano ang notation yan? Ano ibig sabihin? Ang nakalimutan mo na ba yung sinasabi natin? Ito ay diameter, di ba? Ito ay, ano? Length of rope. Okay? Anong ibig sabihin yan? Ito yung diameter, tinan mo. Alam mo ba yung cylinder? Cylinder, alam mo yung cylinder? Apo. Yung pinaglalagyan ng piston. Okay, ganito yun lang natin. So in geometry, this is cylinder. Why was it called cylinder? Because there is this area, no? And then you multiply the area by the length, di ba? Magiging three dimensions siya, magiging volume na siya with cylinder, right? So in the same manner, doon sa mga engine, yung butas ng engine, nakakita ka na ba ng engine? Di ba, engine yan? Diba? Oh, engine yan. No? Ilagay lang natin dito para. No? May butas yan. Halimbawa, 4 cylinder. O, oh. 4. So, yan, nakaganito. Diba? Hmm. So, yung piston, nandyan. Diba? Nandito, o. Oh. Ganyan. To. At tapos yung nandito, yung crankshaft. Diba? Yung may offset siya na ganyan. Yung cam. No? Yung ano niya, kinakrank. Yan. O, oh. Diba? So, pag ikot nito, ito naman ay up and down. So, ang tawag dyan sa mechanism, di ba, kung nag-aral ka ng mga machine elements, ang tawag dyan ay slider, ano? Combination ng slider? Crank. Di ba, kasi ito nagka-crank, di ba? Crank nga, crankshaft eh, di ba? So, pag umikot to, oh, wala naman itong magagawa kasi naka-confine sa cylinder. So, up, down, nag-slide. Diba? So, pag umikot siya ng 180, bababa. Umikot siya ng 180, another 180, tataas. Naintindihan mo ba yan? Pamaliwanag ba ito? Apo. Yan ay nasa loob ng engine. Ang gagawin natin, kukunin natin, ilalabas natin ang isang cylinder. Ito, halimbawa, kinuha mo to, ito na lang. Kinuha mo yan, inilabas mo doon. Ayun. So, naging ganyan. Okay? Ngayon, mayroong sinasabi sa problem na magbibigay sa'yo ng hint kung ano yan, no? Diba, pag ganito, yung first notation ay bore. Diba, yung bore ay yung bilog. Ito, diba? Anong tawag dito? Bore. Diameter na to? Bore. Ang length naman? Stroke. O, yung tinatravel naman ng piston rod, diba, gaganyan. O, tas gaganon. Ganyan, ganon, no? Stroke. Ngayon, pag tinanong mo ako, sir, bakit ganyan ang sabi? Ganyan yung mga unang nag-aral dyan, mga unang, diba? Sa mga trade and industry,
ganyan talaga yan. No? Halimbawa, yung cast iron, pundido. Pag tinanong mo bakit pundido, eh kasi nang ginagamit na term. Diba? Ganun lang yan. So, wag mo nang itanong kung bakit bore and stroke kasi yan talaga ang ginagamit ng mga sinauna pang mga millwright o yung mga engineer o yung mga nagkatrabaho sa mga planta. Ngayon, pag dalawa lang, eto, bore at stroke, diba? Walang problema. May problema ba yan pag dalawa? Pag dalawa yung given? Isang bore, yung bilog, at yung length of stroke. Eh, kaso binigay sa atin, Alexis, ay 25 by 15 by 25 centimeter. Diba? O paano mo yan i-interpret? So, ang interpretation niyan, aalamin mo muna kung anong klaseng pump. Anong klaseng pump yan? Direct acting 4 centimeter piston rod makes 35 double stroke. Ano yan? Direct acting duplex. Ano ibig sabihin ng duplex? Ano pagkakaintindi mo sa duplex? Dalawa yung duplex. Dalawa. Ibig sabihin dalawa yung cylinder. No? Ibig sabihin, yung pump na yan, di ba yung pump na yan na nagbubuga sa pamagitan ng piston, dalawa yung kanyang cylinder o piston. Di ba? Ito, apat dito. Di ba? Apat nakita mo yan? 1, 2, 3, 4. So, yun, dalawa lang. O, kalimutan mo na yan. No. So, yung pump na yon magpapump dito, tsaka magpapump dyan. Di ba? Yun ang ibig sabihin na duplex. O ibig sabihin, dalawa yung passage. Diba? Ito, isa. Inutuhan natin yung parang centrifugal pump. Pwedeng pumunta dito, pwedeng pumunta dyan. Diba? So, habang ano siya, dinideliver o kinocompress yung fluid, isang piston dito, isang piston dyan. No? So, pag dalawa na yan, 1, 2, that means duplex. So, paano yan i-apply dito sa notation? Yung first two, yun yung bore. Pakita mo ba? Saan dyan yung bore? Ha? 20, yung 15, sir. Yung 20, yung 15, tsaka 25. Luwanag? So, eto yung bore. Sabi mo, bore 1, bore 2. Tapos, eto na to. Ano to? Length of stroke. Bakit nga? Eh, kasi nga, duplex. Dahil magkaiba yung size ng board. Hang? Yung board? Oo, 25 tsaka 15. Mas malaki yung isa. May ano yan, may engineering explanation, no? Kahit sa compressor, kahit yan sa pump, dapat malaki yung isa. Maliit yung isa. Kasi yung isa ay magiging high. Nag-gets mo? Di ba sinabi natin, ano yung relasyon ng ano ng bore sa ano pressure? Relasyon ng diameter? Anong makukuha mo sa diameter? Diameter. Anong makukuha mo sa diameter? Volume ba o area? Area lang, sir. Area, di ba? So yung area, di ba, pressure is force over area. Habang lumiliit yung area, tataas ang? Pressure. Kaya yung isa ay high pressure, di ba? Isa ay low pressure. Gets mo? Di ba? So may kugnayan din yun sa volume. Kasi pag mataas ang pressure, mababa yung volume. Pag mataas yung volume, mababa ang pressure. Di ba? Ganun yun. Kaya magkaiba. Ngayon, paano natin i-illustrate yan? Sabi kasi dyan, direct acting tapos duplex, no? Tingnan mo, direct acting duplex pump with 4 cm piston rod, no? So, ibig sabihin, piston rod niya ay 4 cm. So, para lang ma-illustrate sa'yo ng maigi, ito yan, no? Nakikita mo ba yung drawing ko? Apo. So, ibig sabihin, common yung kanyang piston rod. Oh, ito yung rod, di ba? Rod. Piston rod. Ilan daw? Ilan to? 25 centimeter. Oh, ngayon, ito, tinan mo.
meron siyang nakakabit dito, Alexis. Yan. Tapos doon, meron din. Mas malaki. O, sa tingin mo, saan yung mas malaking diameter? Nasaan yung 15? Sa kaliwa. Eto, sa kaliwa, di ba? 15 centimeter diameter. Nasaan yung 25? Diba na ba? So, dahil yan ay piston, o, edi yan ang ma-enclose mo yan. No? Pa? Siyempre may mga valve dito yan, di ba? So may apat na, ayan, apat na valve. 1, 2, tapos dito rin, no? 3, 4. No? Ito yung common piston rod nila. So ito naman, ganun din. Magkakaroon din yan ng cylinder. Ayan yung cylinder, oh. Yan. Kasi ito yung piston, eh. Di ba? Nakikita mo yung piston? So yan, may mga valve din yan. Ano, ports, di ba? Ano yung ports? Yung pinagkakabitan ng mga tubo. Kasi nga, ano yan eh, pump eh, di ba? So, kakabit mo dyan para magkaroon ka ng in-out, in-out. So, eto, naka-enclose yan. Yan. Diba? Tapos, eto. Nakuha mo ba yung drawing natin? Anong tawag dito? Works. Ports, yung pinagkakabitan, yung saan mo tinuturnilyo yung tubo, di ba? Yung tubo, kakabit mo, para papasok, in, out, o, di ba? Maliwanag ba yan? So ngayon, pag ganyan, edi syempre, may lalabasan dapat yung tubig, o. Sabi, pwedeng eto, pwede doon. Dito rin naman, pwedeng doon, o, papasok, ipapump niya, tapos lalabas, di ba? Ganon. Pag pipi, o, lalabas. Pag higo, oh, sa suction na naman, dito naman siya, no? So ito yung common. Tawag dito ay ano dito? Duplex. Nakita ko ba ng bahay na duplex, ano? Alexis. Di ba yung bahay na duplex, common yung isang wall? Pumunta ka sa subdivision, oh, duplex yan eh, duplex type, ayan, no? So ito yung bahay na yan, di ba? Paano, ayan, no? Eto, common. Yung wall nito, yan. Okay. Ang tawag dyan, duplex. Pag isa lang, single detach. Kasi hindi ka pa yata bumili ng bahay or, di ba? Pag pumunta ka sa subdivision, single detach, ibig sabihin, magkahiwalay. Pag duplex, ako mo ba? O, ulitin ko, yes, ito yung bahay. Di ba? Hanggang dyan. Diba? Eto, tong wall na to, common yan. Sa isa pang bahay. Yan. So mula, tinan mo, mula dito hanggang dito, isang bahay. Mula dito hanggang dito, isang bahay. So eto yung common. Kamo ba to? Yan o. Oh. Yan. So yung wall na yan, ang tawag dyan yung tinatawag na duplex. Wall. O parang eto rin. Anong duplex? Merong isa dito. Prano. Merong isa dyan. Ang common, etong rod. Di ba? Nakuha mo na? Yes, sir. Ha? Apo. Duplex, nakuha mo na yun? Okay na yun? Apo, sir. So ngayon, bakit may valve? Eh kasi nga, eto yun eh. Pag nag-take in siya, diba? Pag in niya, in. Papasok yung fluid. Di ba? Papasok. Tapos, kailangan pumunta yun doon. Di ba? Pag pumunta yun doon, mapupuno. Mapupuno to ng fluid. O, mapupuno. Sarado. Yan. Di ba? Dapat sarado yung eto bukas. Pag ano tayo ng ibang eto ito. Itim. Itim na ba ito? O, red. Eto bukas, di ba? Papasok yung ano tubig, yung isa sarado. Ngayon, pagbalik niya, bukas naman tong isa. No? Bubukas yung isa para mag-discharge, sarado naman yung isa, di ba? Para pag sarado niyang ganyan, o yung isa lang ang sarado, tapos yung isa yung bukas, no? Para makalabas, no? May inlet tsaka outlet, may inlet tsaka outlet.
basta ang pinag-uusapan lang natin na malinaw ay ito. Ito ay duplex pump. Ito ay 15 centimeter diameter. Ito naman, ilan to? 25 centimeter. Okay na, maliwanag din drawing natin. Apo. So meron tayong isang bore, 15 centimeter, ibig sabihin yung diameter. Meron tayong isang isa pang bore, 25, mas malaki. Ang common nila ay shaft or yung rod na tinatawag duplex, no, direct acting. Ayan. Ayan. Diba? Direct acting, ibig sabihin hindi na gumamit ng gear, o ng pulley, o ng mga transmission na mechanism, direct na. Direct na yung piston sa rod. Okay, kaya sabi doon, direct. Ngayon, ano ba ang tinatanong? Sabi dyan, balik tayo rito, piston displacement. So dito, piston displacement. Ano ibig sabihin ng piston displacement? Ibig sabihin, volume yun per unit time. Maliwanag? Alam mo ba itong piston, Alexis? Apa? Diba ito cylinder? Ang piston nandito, nasa top dead center. May rod. Diba may rod? Pag humigop yan, na pumunta doon, eto mapupuno. This will be filled out ng ano, pump ba yan? Kung pump yan, di sana di fluid, no? Steam. Kung pinapump yan ay steam o mainit na tubig or kung ano man, brine, beer. Mapupuno yan, no? Mula dito, tinan mo yan, no? Pupunuin niya yan ng fluid. Diba? Hanggang saan? Hanggang sa bottom, eto. Yung piston na mula nandun kanina sa taas, napunta rito. Diba? Tapos, ito yung crankshaft niya. Diba? Kina-crank. Ibig sabihin ng crank, iniikot. So, pag ikot niya ng 180, baba siyang ganun, mapupuno to. O, kailan siya tataas? Pag umikot ulit ng 180, mag-i-slide na naman to. So, pipipiin niya yan pabalik at i-discharge at the pressurized condition. Mas mataas na dahil pump nga eh. Diba? Dapat makadevelop siya ng pressure. Okay? Ano ang sinasabi ko rito? Ano tong nangyari dito? Yung area na to, papunta doon, anong tawag mo doon? Area times length, anong tawag mo doon? Ito. Displacement. Piston displacement. Kasi nga na-displace, di ba? What is the amount of fluid that is displaced? Kasi yun yung naitapon or yung naialis, na-transfer. Yun ang displace, no? Displace area, displace people. No? Kung baga nilipat, pag nilipat mo o itinaboy o mula sa isang lugar, nilipat mo sa kabila, ang tawag doon ay displacement. No? Merong movement. May area ka, tapos na-displace na fluid ay length o kakaroon ka ng volume. Di ba? Volume of fluid. Ngayon, merong time element, meter cube per hour. Kasi may binigay dyan na ano, no? Na tawag doon, mass flow. Di ba? Ema, alimbawa, ito, kilogram per hour, amount of steam. Kung steam ang pinapump mo dyan, or mixture ng steam, quality, kasi may quality, nakita mo ba yung quality? Di ba may binigay na quality? May binigay ba? 0.98? Sa baba po yan. Sa baba, ano? Ayan, di ba? Alam mo naman ibig sabihin ng 98, di ba? Malapit na yun, di ba, sa TS diagram ngayon. Di ba? So kung ito yung T, ito yung S, ito 50% quality, ito, ano to? Zero. Kasi fluid eh. Di ba? 0%. Ito 50%. Pag nandito, ilan? Ilan yung dryness nito? Kasi dryness fraction yan eh. Diba? Nakita ka ng sinabing quality, ang another name dyan ay dryness fraction. Gusto natin dry, di ba? Ito, saturated to, di ba? Saturated na to. Saturated? Steam. So pag 98, siguro hanggang mga, di ba, baka nandito yan, no? Somewhere here, pinapa-imagine ko lang sa'yo. Ito 50%, ito 0, ito 25, 98. Which is good. Malapit na yan sa dryness, no? Sa saturated, yung purong steam. Pag lumampas ka pa dyan sa purong steam na, mas mainit na yan, no? Anong tawag dyan? Ano yan? Super region na to. SH, no? Super.
heated steam kasi nga may superheater eh, di ba? So yung boiler mo may isa pang ano yun na superheater para lalo siyang uminit. Bakit kailangan nating lalong uminit? Kasi nandun yung energy sa init eh. Nandun sa temperature difference, di ba? So pag kinuha mo yung difference ng energy in terms of temperature or enthalpy, H1 minus H2, una, multiply mo ng mass flow, o meron kang heat, which is watts or kilowatts, di ba? Pag multiply mo ng kilogram per hour, ganun yun. No? So it's either temperature kung nasa Carnot, pag pinag-uusapan yung ano, efficiency ng engine, Carnot, no? Temperature difference, yan, di ba? So 1 minus T cold over T high. Na kasi ay yung original niyan T high eh. Temperature at high side, minor temperature at cold side, no? Ito yung heat added, no? Over temperature high side para makuha mo yung efficiency, no? Di ba? Ito ay heat added or output over input, yan. So magiging 1 na lang yan, no? Kasi TH over TH is 1. Tapos temperature cold or low side over. Ibig sabihin, pag mas mataas yung steam, mas mataas yung energy. Ngayon, doon tayo muna sa tinatawag na volume displacement. Paano ba mag-compute ng volume displacement? So, lagyan natin ng solution, di ba? Mahirap magsulat sa digital pad eh. Parang ina-assume mo lang yung area na kasi hindi naman ito yung transparent to, opaque to. So ang unang solve natin, anong pinapasolve sa A, ano, Alexis? Volume displacement, sir. Oh, volume or piston displacement. Solving, ba? For Piston displacement. piston displacement. Ang ano? Of the pump. Paano yun? So, pwede nating sabihin, we could say that piston displacement is Albert may eyeglass, ha? Take kasi ng sulat. Displacement at the head end. No? So dito, no? Magbago lang ako ng ano. Displacement at the head. Head end. Head end plus displacement plus i-add mo yon displacement at crank end. Paliwanag ba yan ano? Alexis, maliwanag ba yan? Opo, sir. Ganito yan eh. Kasi ito, di ba, ito yung dalawang piston, no? Ba? Opo. Parang naging ganyan yan eh. So, lumaki ito, di ba? Lumaki yung isa. Ito ay 15, di ba? Diameter. Ito ay ilan to? 25. 25, no? So, yung isa ay head, no? End. Ibig sabihin, head, cylinder head. Diba nakita mo yung cylinder? Nakita mo ba yung drawing ko kanina? Ayan o. Asan yung cylinder head? Ito, di ba? Apo. O, head yan. Ibig sabihin yung ulo. Tapos tatakpan mo ng ano, cylinder burr. Asan yung crank? Black. Crank end. Asan yung crank? Iikot. Ito, di ba? Crankshaft to eh. Di ba? Crank. Apo. Sinabing crank, iikot mo, birahin mo ng paikot, torque. O. Ito yung crank end. Ito yung head. Low, cylinder head end. Pag pinahiga mo, di yan yun, di ba? Maluwanag ba? Head end, Apo.
ito ay crank or crankshaft end. So, ibig sabihin, may volume dito, diba? May volume dyan, tsaka dito, diba? Ito yung piston mo, oh. Punta doon, babalik, punta doon, babalik, oh. Parehong may volume yan dahil may area at stroke. Area at stroke. So, ang area niya ay 15, ang stroke niya, no, yung lalagay papunta doon, common naman eh, 25. Ito naman, di ba, ang kanyang diameter, 25. So, kukunin mo yung area, pi d square over 4, ano yung d? Ayun yun. So, times, they have to multiply the stroke, no, para maging volume, is ilan? 25 na, no? Kasi 25 by 15 by 20. Maliwanag yan, ha? So, ito yung head end, ito yung crank end. Then, we're gonna translate that into a mathematical notation. Charge volume is volume at the head end plus volume at ano? Crank end. Okay ba yan? Alam niyo ba? Apat. So, pag kinumpute mo, edi eto, di ba? Pi over 4 D. Yung D yun. Yung malaki. No? D square. Oh. Times length. Diba? Kailangan may time. Kasi RPM. Revolution per minute. N. Diba? LAN. Parang LAN yan. Low, length. Area. Ito yung area. Nakikita mo ba ito? Apo. Pag pinagsama-sama mo yan. Area yan. Diba? Ang ano ang formula naman ay LAN. Length, area, saka yung RPM. So, this is the area, length, and RPM. Yun ay para sa head end. Ito naman ay magagano ka ng pi over 4. Paano mo makukuha yung ano, yung tag doon, yung kabila? Ima-minus mo kasi magkakaroon sila ng differences in area eh. Diba? So, etong malaki, parang ganito yan eh. So, ito yung area na malaki, tapos ito yung area na maliit. No? So, parang donut. So, magkakaroon ka ng effective area, which is only this. No? So, ano ibig sabihin? Pi over the bigger diameter minus the smaller diameter. Length, which is 25, tapos RPM. Hindi ko lang alam kung pareho sila naman. Okay? Ngayon, if you manipulate and simplify this, magkakaroon ka ng common. Ano ba yung common dyan? Tingnan mo. Bigay mo nga sa akin yung common dyan. Ano yung nakikita mong pareho sila? Yung pi over 4? Pi over 4 tsaka yung d. D square, di ba? D square naman. Yung pi over 4 d square, makikita mo rin yun dito. Pi over 4 d square. Ano pa? Nakita mo ba yung ln? Apo. O, nakita mo yung ln. Ba? Yun yung common. So, kaya gagawin mo, gagawin mo, pi, take out the common, pi over 4, d square, diba? Tapos, length, and RPM, no? LN, LN. Ano lang natira sa atin? Ito, diba? Yan, diba? Pi over 4, LN, d square, minus d square, so pi over 4, LN, d square, tapos, plus, anong itapos natin? Ano to? Para makuha mo to? One? Tama ba? Opo. Diba one? Kasi pi over d square. Ayun yun, no? Pi over d square. Minus? This. Eto, diba? Common to eh. Common na yan, no? Common, common. O, di ano na lang. Yes. Tama? Okay ba tayo? Alexis, na-factor ba nating mabuti? Apo, sir. Diba? Kasi pi over 4 d square ln, eto lang yon, di ba? So, para pag nilabas mo, i-multiply mo ng 1, eto yon. Di ba? Eto yon. So, eto naman, pi over 4 d square. Diba?
minus d squared, parang kulang ah, d squared 1. Pi over 4 d square, kailangan ano siya, kailangan may d square pa. D square, oh. Okay, sige, ganyan. So, ito, where L, ano yung length? 25. Centimeter. Ano yung N? Pag 25 centimeter, ano yung sa meter? 2.5. Ay, 2. Divided by 100, di ba? Ano yung N? Alam mo yung problem? Ano yung N? Sorry. (repetition) 35 times 2. Eh, no? 35 double stroke. Double stroke per cylinder eh. Isabihin kada cylinder para maka ano siya, two stroke, 'di ba? Alam mo 'yun, four stroke. Stroke per minute siya tatay. Ah. Hindi pa siya RPM. Per minute, stroke yan per minute. So 35, tagay mo natin diyan 35 times 2 kasi double nga eh. Kita mo, ano? 'Di ba? So, bawat isang cylinder may 35 stroke, di ba? Per cylinder per minute. Cylinder na nga yan eh. Isang cylinder, kasi isang cylinder. Kaya, i-multiply mo ng dalawa, di ba? Kasi nga, dalawa yung cylinder, di ba? Ito, isang bore, another bore, ito yung stroke. Yan. So, ang mangyari dyan, magiging, 70, no? Ako mo ba? Yun. Yan. Cycle. Per minute. Kasi kada isang cycle, 35. E dalawa eh. 35, tsaka 35. Pwede cycle per minute. Ngayon, para makuha mo yung ano, yung R, si R yung binigay dito kanina, kita mo ba? Eh no? 1725 kilogram per hour, di ba? So, mag-convert ka ng ilan? 60 minute 1 hour. Cancel yung minute, magiging 70 times 60 cycle per hour. Okay ba yan? Ha? So 7 times 6, ilan? 42 o dalawang 0. So 4,000 200 cycle kada oras. Ha? Mas mataas pa sa normal na motor. Yung motor ay 3,600 lang. Ito, 4,200 cycle kada oras. Kasi nga, dalawa sila. Ngayon, ito na, no? 4,200 cycle per hour. Yan yung mga nakuha nating mga known data or given na derived natin kasi may mga conversion tayong ginawa, no? Yan. Ngayon, ito, balik tayo rito para mas maliwanag. No? So, ano yun? Ang ano natin, N. I. 4,200 cycle. No? Dalawa yan. Eh, ano siya, no? Nag 2-1-2-1 na siya. No? Per? R. R. Ngayon, yung bigger diameter, kasi nga dalawa yan, yung isang maliit, isang malaki, para ma-differentiate niya yung pressure, tsaka yung volume, no? Which is dependent sa ano, no? Sa diameter, ba? Sa laki ng diameter. Yung isa ay 15, di ba? Sabi dyan, 15 centimeter. If you are going to convert this to meter, how much? 0.15. 15 meter. Yung isa naman was denoted by smaller case letter. Ito ay ilan? 'Yan siya tinatawag dito, nakita mo ba 'yun, yung 4?
Ano yung piston, ano ng piston rod? 4 cm diameter. Oh, 4 cm. So, i-convert din natin yun. Diba? So, yung 4 cm magiging ilan? 4, diba na dito? 1. Dalawa, no? 2. 0.04. Diba? 0.04. Yeah. Okay? So, imagine mo, ito yung ano, 0.04 meter, ito naman yung ano to? 15, di ba? Ito yung 15 centimeter. Sa una lang yan, ha? Ito ay 4 centimeter. Di ba? Yan. Para lang ma-dimension ng maigi. Yan. Oh. Di ba? So, ano gagawin natin? We can compute now the displacement, no? Sabi natin, ang displacement, according to the formula, ay volume displacement is the area of the one cylinder plus the another cylinder. So, ito yun. Yung 0.25, yung malaki, di ba? 0.5 over 4 d square, no? Ay, ano bang common natin ito? Ano bang common natin doon? Pi over 4 d square ln. Okay? Tapos, so, ilalabas natin muna yun. Tinawa mo na to, yung pi over 4 saka ln. No? Tapos, saka natin ano yung, so, ang gagawin natin dyan, pi over 4 ln. Ano pa yan? Pi over 4 l. Ano yung l? N. No? So, yung isa ay L, ba ang L? Ang L ay 25, di ba? Kita mo ba? Eh, no? Di ba? Ito yung bore stroke. O, ito yung L. Ba? Length. So, pag tinranslate natin dito, we're gonna plug in only. So, 0.25, no? Ano yung N? 4,000, di ba? 200 cycle. Sabihin, cycle per hour to. Diba? Cycle per hour. Ito naman ay meters. Meters to. Diba? So ngayon, ang gagawin natin dyan, dahil ito yung common, dati natin yung nasa loob. Ano yung nasa loob? Yung, ano, isang diameter, 15, pag square tayo, plus 0.4. 2.15. 0.04 yata, sir. 0.04? Apo yung small diameter. Eh, kasi dini-square mo natin, di ba? Dini-square. Kaya tapos, ano. Pinasok niya kasi. Nakuha mo ba? Pinasok niya eh. Ito, pi over 4. Ln. Di ba? Yung d pinasok niya dito, ito yung d square eh. So d square, para sa una yan, nag-gets mo ba? Tapos, ito naman, para sa pangalawa, minus 0.04. Yan. Ako mo, ito yung unang expression eh, pi over 4 d square, ito yon. Ito naman, pi over 4, yung d square, ito yun, d square, minus d square, 0.15 tsaka 0.04. Ito yun, no? Di ba? Yung 0.15 na bore, ito 0.15 na bore, tsaka stroke na 4 centimeter. Yan. Ito yun. So, pag kinakalculate natin yan, ang magiging volume displacement, Alexis, ay tinan mo, 35, kasi hindi mo yata ito nasagutan, no? 0.79 meter cube per R. Ba? Meter cube per R. O, paano mo nakasigurado ka ng meter cube per R yan? Ito, di ba? Ito, square na to eh. Di ba? Ito pa, meter. Saka meter square. Di ba? Nakuha mo ba yun? Meter square, saka meter. Di meter cube. Mayroon per R. Ito yun, R. Kasi yung cycle, hindi naman yan inaanong unit. No? Baga, nandyan na lang yan talaga. Per R. Yan.
Ito yung ating ano, yung ating displacement, ibig sabihin yung sa malaki tsaka sa maliit pinagsama, di ba? Yung malaki tsaka yung maliit na cylinder pinagsama yung kanilang volume. Volume. Kasi common yung length, eh. Volume yan, di ba? O common din yung galingan ng time, LN. O kahit sino pwedeng magbigay sa inyo yan. No? So, okay na yan. Nandun na tayo sa B. Ano yung tinatanong sa B? Ano? Slip. Pump slip, sir. So, ang pangalawa ay pump slip. Slip. Ano ba yung slip? Yung parang kadulas, no? Yung pag yung may dalawang entity nagbago o nagkaiba, slip ang tawag doon, no? So, solving for pump slip. Oh, anong gagawin natin? Gagawin natin diyan, meron tayong formula na tahan natin, we have to revisit the formula for the volumetric ano? Efficiency. Ano 'yon? Q PD times P100. Ha? QBD times 100, meaning pareho lang sila na ano, meter cube per hour tsaka meter cube per hour. Nakuha mo ba to? Kasi maka-cancel out tapos i-multiply mo lang. So, yun yung tinatawag na volumetric efficiency. At yan, no? So, volumetric efficiency. Ngayon, paano natin sa solve yan, no? Meron ba tayong Q? Do we have Q? Okay, sir. Banggitin mo nga sa akin ano yung Q. 500 liters per minute. 500 o 510? 510 pala, sir. 510 liters per minute. Oh, liters per, ano, nakita mo ba yan? So, no? Liters per minute of 38 degrees. Kasi mamaya, malalaman mo kung bakit tiningnan yung ano yung 38 degrees, kung bakit binigay. So, mahabang solution to, ha. Ito ay combination ng hydraulic machinery tsaka steam power plant. Yung sa planta ng mga steam, meron din namang mga pump, eh. Di ba? Ipapump mo yung steam. So, yung pump, ano yun, hydraulic machinery. Yung steam, power plant yun, no? So, dalawang knowledge ang kailangan mo para masolve mo ang problem na ito. Ngayon, Q. Ano ba natin kukunin? We were given 510, ano to? Liter per minute. Tama ba? Per hour, sir. Ay, per minute pala. Per minute, eh. Di ba yung 510? So, ngayon, ilan ba ang litro sa isang cubic meter? Meron kang cubic meter dyan, no? Paggawa ka. 1 meter, at eto. Diba? Ito ay 1 meter, ito ay 1 meter, saka yung pababa, 1 meter. So, ang tawag dyan, 1 cubic meter. Ngayon, kumuha ka ng 1 litro, dahil lang 1 litro, ang equivalent nun ay 1 kilogram. No? Yung litro ng Coke, ibuhos mo dyan, 1,000. Oh. Ibig sabihin nun, 1,000 litro kada 1 cubic meter. Liter cube. So, na, ito no. A liter, so 1,000 liter, ang binuhos mo dyan, litro ng Coke, inalis mo yung Coke, nalagay mo ng tubig, nilagay mo sa 1 cubic meter. Yan. Di ba yun ang proportion niya? So ngayon, anong maka-cancel dyan? Itong liter, tsaka liter, ilan na to? Anong tagi ito? Cubic meter per minute. Cubic meter per minute. So pag sinolve mo yan, no? Yung pag sinolve mo yan, kasi 35.7, ano ba ito? 510 liters per minute, tapos kinonvert mo yung liter para maging, ano, maging cubic meter, no? So magiging ano yan, 0.51 meter cube. Kasi, alam nga yun, di-divide mo ng 1,000, di ba? Tens, hundreds, thousand. So magiging ano to? 0.51. 51 ba? Tama?
O kasi di-divide mo lang na 1,000 eh. Pero, yun ay Q, di ba? Yun yung, ano, yun yung Q dito na binibigay, no? 510. No? Tignan mo yung 510. Delivered, no? Per cylinder per minute and delivers 500 liters per minute. 38 degrees centigrade water. So, yun yung dinideliver na water. Mainit-init, no? 38 eh. Diba? Mainit-init yan. Kasi ang ambient is 27, 26, no? Ang head naman ay 100. Kaya ano pa yung, nasa naman yung V? Yung VD? Kanina, sir. Kanina. Ano yun? Kasi naka per hour. Oh, yeah. Naka per hour. So, yung kanina, ano yun? Yan, 35. Tandaan mo to. 35.79. Ito yung isa ay dinideliver. Yung isa naman ay yung pinaprocess ng stone. Na duplex. No, sa pump. So, tingnan natin kung paano natin magagawa. Ito, dito natin kunin. No? VD. Ito yun. No? Ito, VD. Diba yan? Okay ko rito. Paano mo masasolve yung VD? Ang VD, nakuha natin kanina, ay 35.79 meter cube kada oras. So, ang gagawin natin dito, gagawin natin minutes. Paano makuha ang minutes yan? 1 hour is 60 minutes. No? So, RR is canceled. Then, ito pala, i-divide mo ng 60. So, pag dinivide mo yan ng 60, ano mangyari? 0.5965. Yun. 0.5965 meter cube per minute. So, anong mahalaga na kuha natin? Ito. Saka ano pa? Cube. Cube. Diba ang kailangan natin Q time over BD? Q over BD. Q over BD. Ha? So, ayan ang kailangan natin. No? Dito na lang para hindi na tayo lumayo. No? Pasensya na. Kasi kesa magkala. So, ang gagawin natin, para makuha natin yung volumetric, di ba? Volumetric efficiency. Ito efficiency mo, volumetric. Ha? Sinordlet ko na lang kasi wala na yung space. No? Volumetric, eta is efficiency. Kunin natin Q over VD. Ano yung Q natin? 0.51. 0.51 ba? Ayan, 0.51. Tapos yung ating VD, 0.59. Dahil sila ay parehong meter cube kada minuto, meter cube, example yung ay pag na tapos na, ba? Meter cube per minute. So, nangyayari dyan, 0.51 over 59 ay multiplied by 100, ilan? 85.49 or 85.5. Ilan natin, no? So, PC volume ay 85.5. 85.49 eh. Ngayon, paano mo ngayon, anong formula ng pump slip? Ito natin ilagay sa baba para, ano ha, matapos na tayo dyan sa pumps. Ano sa palagay mo ang formula ng pump slip? Kasi supposed to be, it should be kung aligned lahat, no? Walang mga misalignment or mga hindi pantay-pantay ang mga parameters. 100. Diba? E di no, zero slip yan. E kaso may slip ka nga eh. 100 minus ano yan? 100% minus? Q. Ay, minus ano? Theta, sir. Oo, minus efficiency. Diba? Kung walang slip, walang error, walang mismatch, walang misalignment, 100. Eh meron nga eh, di ba? 85. Okay po. Point? 0.52. 5. O, ilan? Minus mo? 14.5. 14, no? 14.5 or 14.4, gano'n lang, no?
14.5%. 14.4, no? Sa ganito yung sagot mo, okay na. Ganun ba? Ano sagot natin? 14.5%. So, 14.5%. Sleep, sabihin nyo nang hindi nagtama. Tamang-tama lahat yan, 100. Eh, meron lang, ano eh, 85.5 ang efficiency, di ba? Eto, nakita mo yun, oh? Di ba? Volumetric efficiency. Siyempre, may mga leakage yan, may mga, kung ano yung input, hindi naman niya nararating yung output na gano'n. Ganyan na. Okay na tayo dyan? Maliwanag na? 14.4 sleep. Ano ang susunod? Alexis. Yung water power delivered in kilowatt. Ayun. Water power siya, pero kilowatts, no? Oh. Solve na lang. Water. Solve. Paano na ba ito? Ano bang pinag-usapan natin dito? Water power. Oh, water power, no? Solving for water. Power. Alam natin na ang water power ay yun yung water na nadi-deliver, no? Nadi-deliver ng pump. Diba? Ulitin ko. Diba? May motor ka dyan. Diba? Ang inilabas niyan, no? Ang input dito, ito, ang nilalabas ay brake power. No? So, may coupling dyan. May coupling. May shaft. No? Ito naman yung pump. Diba? So, ito yung pump. So, yung pump na yan, may suction, di ba? Siyempre, ikot yan eh. Yung pump, may suction, di ba? Yung pangagalingan ng tubig, kung saan man yung galing, no? Tapos, mayroong, ito. Mayroong discharge, di ba? Dito. Yan. So, yung discharge noon, yung power na dinidischarge niya, ang tawag doon ay, ano? Water power. Water. Force power. Yung nade-develop naman sa shaft, di ba? Tawag doon ay brake force power. Okay, dito na tayo sa C. So, water power, naalala mo ba yung formula ng water power? Q gamma H. Ha? So, it should charge times times head. Tingnan natin. Discharge is meter cube. Diba? Per time. Diba? Per hour. Ito naman. O 1,000 kilogram per meter cube. Cancel yung meter cube. Cancel yung meter cube. Ito naman. Head. In terms of meter. Diba? So may head ka dyan. Meter. O. Kilogram meter per hour. So ang lagayin mo. Kilogram meter. No? So there is 9.81 kilogram for every 9.81 newton, sorry. 9.81 newtons na kada kilogram. Maka-cancel yung kilogram. Maka-cancel yung kilogram. Magiging newton. Di ba? Newton meter per hour. No? Newton meter per hour. Mayari dyan. Then, meter is joule. Diba? And hour is a unit of time. So, gagawin mo dito para maging seconds. Para maging watts or kilowatts. 1 hour is ilan? 3,600 seconds. 3,600 seconds for hour. So, mangyari dyan, cancel yung R, no? Cancel yung R, the Newton meter is joule, no? So, joule per second is watts. Divide mo pa ng 1,000, magiging, ilan? Kilowatts. Ganyan. So, tutuloy na natin. Ano ba ang specific weight ng water, di ba? Water power is
U, gamma, H. Anong specific weight ng water? No, yung gamma na tinatawag. So, yun ay merong 9.81. At 38, no? Bakit mahalaga to? So, etong gamma, ito yung at certain temperature. Steam table. Ano yun? Ito ay binigay, no? Yung temperature. Anong temperature yan? Naalala mo pa, ano? 38 degrees Celsius. Ilan? 38 degrees Celsius. Ay, tama ba? Wait lang. 38 degrees centigrade ayan, water. Ayan. Ito, di ba? Ayan. 38 ito. No? Puti pa pala ako. Ayan, di ba? 38 degrees centigrade water. So, yung 38 degrees centigrade water, yun ang kukunan mo ng, ano, kukunan mo ng parameters, no? Hindi ka basta-basta. So, ibig sabihin, kukunin mo yung density ng tubig, o specific weight ng tubig sa 38 degrees, no? So, ang mangyari niyan, ito, specific weight or density of water at 38 degree centigrade. Di ba? So, kukuha ka sa table. Di ba? May saturated temperature ka at 38 degree centigrade, ano yung density? So, makukuha mo sa table, no? So, makukuha mo doon ay eto, no? Sinold ko na to, 992. Kilogram. Kilogram per meter cube, no? 0.95 kilogram sa bawat cube, no? Ibig sabihin, hindi mababa pa, hindi umabot ng 1,000, di ba? May standard, 1,000. Or, kung gusto mong gawing Newton, anong gagawin mo sa Newton? 1 kilogram, 9.81 Newton. Newton. Diba? Newton. So, yun ang gagawin mo. Eh, gusto mong gawing kilonewton, 1,000 mo naman, i-divide mo ng 1,000 newton per 1 kilonewton. So, newton and newton will be cancelled. Kilogram and kilogram will be cancelled. Magiging kilonewton per meter cube. No? Pag kinana mo yan, pag multiply mo yan, magiging 9 point, kasi di ba, multiply mo sa 9.81, i-divide mo ng 1,000 naman. So, 7.75 kilonewton per cubic meter. Cubic 9 point yan. So, yan yung density niya. Bakit natin ginawang newton? Eh kasi mamaya, meron tayong mga ano, no? Meron tayong mga energy kasi kilonewton per second, no? Magiging kilowatt. No? Kasi may kilogram per hour tayo. Naalala mo yung mass? Kung mas na mass, o may kilogram per hour yata pinigay na. Okay, kita natin ito, no? Ayun. Ano ang volume flow rate natin? 510 liters per... Na-compute na natin yan, di ba? Apo. Liters per... Ang volume 0.51, di ba? Ano? Cubic meters. 510 cubic. Ito naman ay 0.510 meter cube per ano natin? Minute? Minute. Ito nga, i-convert mo yan ng meter cube per second. Bakit second? Kasi, ito ay ano ginawang ano mamaya, di ba, gagawin natin ano ba yung ginamit na mass flow? Dapat observe kilogram per hour yung quality, barometric, piston mix full stroke, fine, then ano to? Meter per minute, tapos na yan, 38 degrees, tapos na tayo dyan. Total head, 140.
1,034 kilopascal newton per square meter gauge. Let us say for convenience, we have to convert the ano the 0.510 to meter cube per second. So ang gagawin natin, 1 minute, ilan? 60 seconds. So cancel yung minute, magiging meter cube per minute ba yun o second? 5.0 per minute. Per minute na ba yun? Check mo nga mabuti. Baka tayo naliligaw. Liters per minute, di ba? Per minute. Tama? O, yun. Yung nakalagay eh. No? Check ko sa original problem. Liters per minute. Liters per... 500 liters per minute. Tama. So, yun ay 510 liters per minute. No? Yan. No? So, 510 meter cubic meter per minute. So, hindi natin kailangan i-convert ba? Pwede naman ha. Pag kinonvert natin, naba, ito yung kinonvert natin, magiging ano lang naman to, 0.0085 cubic meter per seconds. Sabihin, seconds na, no? Dinivide mo lang 60.5. Pwede mas lalong liliit, no? 0.5 na, dinivide mo pa ng 60, di lalo ng liliit. Ang mangyari dyan, ang head, no? Na binigay, di ba? Sabi dyan, Q gamma H. Ano yung H natin? Naalala mo ba sa given? Bigay ah. Yan yung head. Total head. Total dynamic head. 140 meters. Ito, no? Ito mo yan? 140 meters. So, meron ka ng Q, meron ka ng gamma, meron ka ng H, no? So, 140 meters. Ano kaya ang makukuha dyan, no? Di ba, water power is Q gamma H. Ang Q natin ay ilan? 0.510 meter cube per minute. Divided by gamma, no? 9.7375 kilonewton per meter cube. Oh. Ito, sabi, meron siyang dito ng cubic meter, kaya cubic meter maka-cancel na, no? Ang mga kilogram per minute na lang maiiwan. Ngayon, pag multiply mo pa ng H, no? Diba? Ito, i-multiply mo Q times gamma times H. Ano yung H? Dito natin ilagay. Times? 140 meters. 140 meter. So, makakancel yung dito, no? Yung... Eh, matitira, sir, what? Kilonewton meter per minute. Kilonewton... Anong matitira? Kilonewton meter per minute. Okay nga. Kilonewton meter per minute. Eh, di ba kilonewton meter is kilojoule? Di ba? O yung minute, kasi nga, dapat maging seconds. Di ba? 1 minute, 60 seconds, no? Ganun yun, di ba? 1 minute. Isang minute dito pala ay 60 seconds. So, kilonewton meter tanggal yung minute, second, ano yun? Kilo? Yan, kilowatts. Watts, kasi kilonewton meter is magiging kilojoule, no? Metric. Ano, nasa power. Kilonewton meter is kilojoule per second. So, ganda na. Kilojoule per second is kilowatts. Okay? Kapag ma-manipulate natin yan, ang makuha natin na water power dito, no? Water power ay 11.59 watts, no? 11.59 watts. Wala na ba yun? Okay ba yun? Isa na lang. Tayo, no? So, ang sagot dito, Alexis, ay ilan? 11.59 kilowatts. No? 11.6, sabihin mo na.
11.6 kilowatts, wala namang problema, no? Pag bumili ka naman, bibigyan, hindi ka naman bibigyan ng 11.6, 12, no? Baka may 12 or 15 next higher. Walang magagawa ng 11.6, no? Natural na factor. Ngayon, ang pinakadulo, ano yung tinatanong? Pump thermal efficiency. Sinabing thermal, oh, init yun. Di ba? Nakuha mo ba? Hindi lang ito ordinaryong tubig na pinapump, no? Kasi may steam nga eh. Napansin mo ba may steam, may quality? Apa? Yan. Pump thermal efficiency. Ano gagawin natin ngayon? Yung pump thermal efficiency, solve natin yon, no? We solve for this, no? Solve for. Yan. Let assumption tayo, let yung thermal efficiency, no? So, efficiency thermal. Diba? Thermal efficiency. Para mas madali lang. No? Let this configuration or notation be the pump. Ano yun? Thermal efficiency. Ayan. Pero meron tayong ano, no? Yeah. Kung yan ang thermal efficiency, how do you define the thermal efficiency then? Ang thermal efficiency ay ano? O dapat tungkol sa heat yan. Ito yung heat equivalent of water power. Sabi ko sa ilo, of conservation of energy. The energy cannot be created nor destroyed. It is transformed from one phase to another, one form to the other. So ito ay heat equivalent of water power than the heat supplied. At steam end. Diba? May sinabi dyan kung anong panan, no? Doon sa may end, no? Bitin ko, heat equivalent of water power, kasi ito yung water power na kumpit na, naalala mo ba yun? Eh, no? Diba? Ito, may equivalent sa heat yan, kasi convertible yung power. Ito, water to eh, tubig. Pero may equivalent sa heat yan, no? Kasi kilowatt eh, di ba? Pareho naman. The power is in kilowatt and the heat also is in kilowatt. So, yun yung heat equivalent ng water power. Pero ito naman, heat supplied at steam end. Nagamit ka na rito ng ano, ng mga steam table. Diba? Kasi steam end eh. Oh. So, ang mangyayari dyan, rewrite natin ulit ito, thermal efficiency of the pump, na thermal efficiency ng pump, kasi bomba yon, ay water power, which is also in kilowatts, no? Water power, kasi nga kilowatts eh. Equivalent water power. Ito ay tubig, ito naman ay sa init. No? Kasi pareho silang kilowatts. No? At ito naman ay heat supplied at steam end. Ano? Paano mo nakukuha yung energy ng heat? Di ba meron tayo na ano? M delta H? Alala mo pa yan? So, M delta H. Anong delta H? Enthalpy 1, sabihin yung galing sa bomba, no? Tapos, minus doon sa galing sa fluid, HF2. Yan, tatandaan to ha. Mass flow, kasi pareho namang mass yan. Ito naman H1 minus HF2, enthalpy ng fluid, no, at point 2. Yung H1 kasi, enthalpy yan ng steam. Diba? So ngayon, gagawin natin ay putin natin yung mga enthalpy, hahanapin pala, no? At babasin natin yun, mass. Alala mo pa ba yung mass? Ano yung mass? Flow. Ano mo sa problem? Mass flow rate. Ay.
7. Tama? 1725? Alexis? Opo, sir. 1725. So, matutapos tayo. Huwag kang mag-alala, no? So, eto. Ayan, punta na dito. Ayan. Lagay tayo ng extra. Ayan. So, ang mangyari dyan, ang nakita mo ba yung formula? No, the thermal efficiency, no, ito, efficiency thermal is equal to, ito tayo ng contrasting. Ito ay ang water power, no, equivalent ng heat, kasi heat yan pareho eh. Kaya lang, since pareho silang kilowatts, no, pwede na yun, water horsepower over M of S, M steam, enthalpy 1 minus enthalpy 2 with that. Yung saturated niya minus dun sa fluid enthalpy, no? Ngayon, water power. Meron ba tayong water power? Ano yung water power natin? 11.3 kilowatts. Or, if you decompose this into kilojoule, kasi mamaya puro kilojoule sa enthalpy, di ba? 11.59 kilojoule per seconds. Ha? Ngayon, ano ang mass of steam natin? Ayan o. Ano yan? Sabi sa problem, according to the problem, it is 1,725 kilogram per hour. Pag kinonvert mo sa seconds yan, anong gagawin mo? So, sa isang oras, merong 3,600 seconds. O, di ano man na lang, pag kinumpit mo yan, 0.479167. Ha? Ito ganyan. Pwede namang iira. At least may mass of steam na tayo. Ang problema na lang natin ay, ano? Enthalpy 1 at enthalpy fluid 2. Correct? Tama? Opo, sir. So ngayon, para mahanap natin yan, kukunin mo muna yung pressure 1. Di ba? Sabi doon, 1,034 kilopascal. Di ba? Kita mo ba yon? Yung binigay na pressure? Opo, sir. 1,034 kilopascal gauge. 1,034. Ayan, di ba nakita mo yan? Ayan o. 1,034 pascal. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, nagagawin mo dyan sa 1,034 kilopascal gauge na yan? Eh, ano to? Gauge eh. Di ba? Eh, pag eh. Itong pag na to, gauge. Ano gagawin mo? Pag-a-add ka ng local atmospheric. Ano yung binigay na local atmospheric? Napansin mo ba? Napansin mo ba? Hindi. Says the atmosphere. 7? 52. 52. Oh. Ibig sabihin, yung condition na yon. Nung minesure nila yung atmospheric, yung pressure, 752. Diba? Eh, ang standard ay 760. Nakuha mo ba? Ang mangyari dyan, 7, ano to? Gawin natin dilaw. 752 millimeter of mercury. Diba? Eh kaso, kailangan mo itong i-convert. Ito, ito, ito. Makita mo ito? Convert mo ito sa standard. Di ba? Hindi naman ito standard. Eh, oh. Saka gagawin mo siyang kilopascal. Tama?
Oh, for every 760 millimeter of mercury there is 101.325 kilopascal absolute. Diba? Kasi eto nga, di ba, kilopascal to eh. Gagamit, i-add mo yung atmospheric, which is eto. Kasi hindi naman to standard. Convert mo muna. So, makaka-cancel yung millimeter of mercury, makaka-cancel ang millimeter of mercury, magiging kilopascal na lang. No? Kilopascal. So, pero kung 101.325, eto, tong portion na to, lahat na to ay atmospheric. Pero ginawang, ano? Standard. Kasi eto yung local eh. Ito yung nami-measure niya. Pero kailangan mo i-convert sa kilopascal dahil hindi mo naman pwedeng i-add yung kilopascal tsaka yung millimeter of mercury. Ba? So, ito millimeter of mercury you have to convert from 760 millimeter of mercury, there is 101 or 101,325 kilopascal. So, ito kilopascal tsaka kilopascal. No? Ma-add mo na. No? Kilopascal, kilopascal, no? Para maging absolute, no? Kasi atmospheric to eh. This is the atmospheric standard value. Pag inad mo siya doon sa gauge, magiging siyang abs, no? Anong abs? Absolute value. Bakit? Kasi ideal gas nga ang tubing. So to cut the story short, ang P1 natin ay nagkakahalaga ng 1134, no, ako i-compute ko na dito, 0.258 kilo Pascal. How do you translate this into mega? I, ano mo lang? Divide mo ng 1,000, no? Tens, hundreds, thousand. Pag minove mo dyan, etong kilo magiging mega. Right? Kasi mega nga eh. Divide mo ng 1,000 eh. So, eto ay 1.134258 mega Pascal. Mega Pascal. Okay? So, yan yun. So, lipat natin dito. Ibig sabihin, meron na tayong ano, yung pressure at 1 is 1.134258 mega Pascal. Anong klaseng Pascal? Absolute. Bakit? Kasi dinagdag mo nga yung atmospheric sa gauge, di ba? Gauge ang given. Dinagdag mo yung atmospheric, kaya naging absolute. Di ba? Absolute. Ano pa ang kailangan natin kunin? I think we have to get the enthalpy one. Kasi sabi doon sa isang heat unit natin, MS times HF, no? Ay, HF. H1 minus HF2. Di ba? So, ito H1. Ano yun? Paano naman makuha yung H1? So, yung mga enthalpy, makukuha mo yun sa general formula na HF plus, ayun. X, HF, G. Diba standard yan? Ngayon, meron tayong susi dito. Saan HF mo kukunin? At pressure 1. Saan HF or mixture? Diba FG is mixture eh. Di ba? Pag sinabi nito, kaya nga may quality, di ba? Dryness fraction. O. Saan mo kukunin yan? Yung HFG. XFX, HFG at pressure 1 din. No? Kailangan mo ng pressure 1 para makuha ang mga parameters. No, so good. Mag-CR lang ako, kunin mo yung ano, value. Tingnan mo kung pareho tayo. Kunin mo sa steam table. Enthalpy at kunin mo yung saturation pressure. 1.134258 MPa. Tapos yung ano din, HFG. Magkasunod lang naman yan eh. Diba? HF, HFG, taka HG. O, wag mo kunin yung G. Yung i-pump yung
1.1 3 4. Yeah.
Hello? Apa, sir? Saan siya na nag-ano lang ako, ha? Nag-toilet lang? Anong nakuha mo? Ano, sir? Ang HF787.02. Tapos, ang HFG... 1994.71. Ah, sandali ah. Ano yung HF natin? 787.02. Okay, lagay ko muna ha. Ang HF natin, ibig sabihin at saturated pressure of ano yun? 1.134.458, di ba? Megapascal absolute ay 787.02. At dito, okay. 0.2. Ano? Ang problema sa ano, sa pag iba, sa iba-iba ka tumitingin na pinanggalingan ng ano, mga enthalpy, no? Okay. Ang nakuha ko dito, ano yung 0.258? Sabi mo lang 0.2. Interpolate. Yeah, sundin lang muna natin itong atin. Okay, na, pareho lang naman yan, di ba? Pag may mga difference naman to, plus or minus 2, okay lang, ha? Sundin ko na lang yung akin kasi naka-compute na yung akin, ha? So, eto, pag, ano to, 787, ang gagawin mo, ipa-plus mo yung, and eto, yung dryness fraction, ano yun? Decimal ay, point? 98, tama? Okay. Alexis. Tama pa yun? Titingnan mo kung tama dito. Ayan o. Kita mo ba? Ayan o. 0.98. Diba? Ayan. Wait kasi. So, ibig sabihin 0.98 yung ano niya, yung quality. Ngayon, yung HFG at P1, ilan? Nakuha mo? 1994.7. Yun, dito naman 1995.4326. No? Ito na lang sundin natin kasi nakakompute. Pero pareho rin yan, no? Pag 1994 o 1995, basta mga 1 or 2 pwede na yan. Kasi mga numbers yan. Yun. So pag kinumpit mo yan, pag sinundan natin, if you're going to follow my calculations, you can have ano, H1. Diba? Pag eto, minultiply, inad mo sa product nito, ang H1 mo ay 2.9162. Del enthalpy yan, kilojoule per kilogram. Yan. Diba? Ngayon, ano naman yung H2? Saan mo makikita yung H2? Ang H2 ay ang ito, di ba?
ang H2 mo ay HF, no? HF at pressure 2. Diba? So, yun yun. So, bawa, kung meron kang kanya na TS, alam mo dito, no? Ito yung critical, ito yung G, gas, ito yung F. Kasi pump yan eh. Diba? Yung pump, pump is fluid, no? So, HF, enthalpy at fluid at pressure 2. Yan. Ngayon, ang tanong, eh, nasan ba yung ano? Nasan ba yung pressure 2? Diba? H2. Diba? Kasi ganito yan eh, yung water horsepower over mass of steam, ginawa na lang ng H1, H2. Pero yung H2 ay HF at pressure 2. Diba? So, yun ang magiging thermal, pump thermal efficiency natin, no? So, eto efficiency o thermal, kunyari. Ngayon, yung H2 ay makikita doon sa enthalpy ng fluid, basa to, 100% na fluid, basa, at saturated pressure 2. No? Kasi saturated line yan, di ba? Pag nag-TS ka, eto saturated fluid, saturated gas. Eto, critical point. Yan, eto ay super heated region. No? Yan yung graph ng TS. Yan, no? So ngayon, ang gagawin natin, kukunin dapat natin yung pressure 2. Ano yung pressure 2? Wala, nakita mo ba? Diba ang pressure natin ay atmospheric pressure, pero local. Ibig sabihin yung actual na kinuhang atmospheric pressure doon, nag-register. Magkano yung na-register? 7.52 millimeter of mercury. Natatandaan mo po ba yun, Alexis? Apo. Ano, 7.52. Ano, nakita mo? Barometric. Oy, barometric is atmospheric, you know? Of 752 millimeter of mercury. No? So, yun yun. Yung 752 millimeter mercury, yun yun. At yun ang gagamitin natin na basihan. Eh, wala ka naman makikita dyan sa table na millimeter of mercury. You have to convert that into kilopascal or megapascal. At lumalabas kanina, no? Di ba, kinumpute natin yan na kilopascal. Alala mo yun kung paano? Di ba, ang standard either is 760 millimeter of mercury or every 101.325 kilopascal. O, del kilopascal pa yan, i-divide mo ng ganito. O, 1, 2, 3, o, para maging megapascal. O, imaginein mo, no, na napakaliit. So, ngayon, ang pressure 2, magiging megapascal kasi sa mga table, megapascal naman ang notation. So, ang mangyari dyan, we have 0.100258 megapascal absolute. So, anong gagawin natin? Anong pakialam nito sa buhay natin? Ang pakialam niyan, kunin mo yung H2. Ano ba yung H2? HF. Ano yung HF? Fluid. Eh, dito kukuha na doon, no? So, H2 is HF. Enthalpy of fluid. Saan? At saturated pressure of 0.100258 megapascal absolute. O di magkakaroon ka ng value at kinuha ko na yung value rito, meron ako nakuha na value na 417.7582 kilojoule, kasi enthalpy nga yan eh. No, energy per unit mass. No, energy kilojoule per mass. Unit mass, kilogram. No, eto yun. Eto na yung enthalpy 2 or enthalpy 2, which is the pressure at 752 na convert sa megapascal, 0.100258. Yan, di ba? Eto na yun, 417. So, balik tayo sa formula. Ano yung formula natin? Ayan, no? So, thermal efficiency. Efficiency, thermal is water horsepower in terms of kilowatt. Dapat ito ay kilowatt din. Although sinabi siya na water power, water horsepower, pero water power is in kilowatt ang tinatanong kanina. So we have to do that. No, ito naman ay mass of steam, H1 minus HF, no? At 2 or pressure 2. No? Ito,
meron tayong tinatawag kanina o na-compute na 11.9 watts. So, ito naman, yung mass of steam natin, 0.479167 kilogram na yun? Per hour ba yun? Ayun. Mass of steam. Balik, balik na tayo. Balik, balik. Ano yung mass of steam? Yun. 1.72 kilogram per hour. No? Pero kinumpert na yata yan eh. No? So, yun yun. So, dito, 0.4797, tapos ito naman ay, ano ba to? 2742, di ba? 2742, tapos 0.9162 minus 417.7582. So, anong unit nito? Ang unit nito, kilojoule per kilogram. So, kilowatt is kilo, newton, meter per second. No? So, dapat, ano yan? Maging kilogram, di ba? Kilogram, sandali. Kilogram, ano yung matin to? Kilogram. Ito naman, kilojoule per gram. Tanggal na ito, di ba? Tanggal ang kilogram. We cancel this out, no? Kilojoule per hour. Kasi ito, newton meter, o. Joule, o. Edi, gawin mo na lang tong seconds, tama? Kung hindi pa ito naka-seconds. Hindi ko alam kung, baka naka-seconds na ito, no? Kasi ang original yata ay, naalala mo ba yung original? O, 1725, di ba? So, ibig sabihin, naka-seconds na ito. No? Opo. Nakukuha mo ba ako? Kasi 1725 kilogram per hour, no? Eh, 1 hour, ilan? 3,600 seconds. Ibig sabihin, liliit, no? So, hour and hour, kilogram, second, di ba? So, pag dinivide mo ng 3,600 yun, eto yun, no? So, seconds na to. Okay? Maliwanag ba? Opo. Kasi eto ay hour eh. E, dinivide natin ng, yung value na to, dinivide mo ng seconds, kaya lumiit. Di ba? Otherwise, malaki yan, no? So, 175, i-divide mo ng 3,600. Ito na, kilogram per second. So, may natitira tayong seconds sa denominator, may seconds dito. So, cancel, di ba? So, cancel na yan. Tapos, kilo newton meter is kilojoule, no? May kilojoule ka dyan. Ito is kilojoule, o. Kilojoule divided by kilojoule. So, 1. O, di ba? Edi wala nang unit na natira. So, pag kinalculate mo yan, yan pala ay, ang lalabas dyan ay 0.0010403. So, multiply mo ng, ay, ito dito pala, yan. 0.01. No? Trace ko muna para hindi magulo. So, 0.01, no? Ang mangyayari dyan, i-multiply mo ng 100, di ba? So, 0.01 times 100%, yan. So, ito, i-move mo, di ba? 1, 2. Diba? Nakuha mo ba? Dito yun, no? So, 1.0403%. Yan na ngayon ang efficiency. Napaka, hindi pa ito efficient, no? Yan. Yung thermal efficiency ng pump ay 1.0403 according to numerical, no? No, one, yun ang na-compute natin, 1.0403. Di ba? Ang tinatanong ay thermal efficiency. Okay ba? Pabalik tayo dito, i-summarize natin. Oh, ang nakuha natin na ito nandito, nilagay ko na rito. Okay. Saan ba yun? Dito sa likod. Sorry. Dito na isama. No? Pero ang summary, di ba, summarize lang natin, ang nakuha na atin na ano, ito, no? Ang, ito pala, ang nakuha natin
na piston displacement, ito 35.79 meter cube per hour. Tapos ang what we get as a sleep, no, 100% kung perfect sleep, may 85% efficient na 100% times minus 85 something. Ito yon, may sleep na 14.4. Tapos kinumpit din natin yung water power delivered in kilowatts, no, 11.59. At kinumpit natin yung pump thermal efficiency, which is 1.0 something lang, no, 1.04. Let me put that here, no. 1.04%. Now, yun yung thermal efficiency. You can see thermal. Okay? Maliwanag ba yung pagka, ano? Maliwanag natin? Alexis? Okay. Yes, sir. Oh, so, nasolve natin yung dalawa. Diba? Eh, kaso isa lang yata yung nasolve mo. Eh, di dapat 50% ka lang. No? Pero, bibigyan ko lang ng points yung, ano, no? Yung mga efforts mo sa number. So, I think yun muna. Dahil, ano na, no? Time na. So, isave